I think it's the fentanyl. After 5-6 years, it has to affect yung kaya kalagay ko, kaya nagkakaganyan. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Madikit na sinusubaybayan ngayon ng sambayanang Pilipino ang tila ba teleseryeng bangayan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kasalukuyang Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tila ba sirkus ang palitan ng mga aligasyon hindi lang sa pagitan ng dalawang lider kundi pati na ng kanilang mga kapamilya. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na parehong may mahaba at makulay na history ang dalawang political families. Sa video na ito, aalamin natin ang roots ng pamilyang Marcos. Saan nga ba at kanino nagsimula ang lahat ng ito? Stay tuned hanggang sa dulo ng ating video. Si Ferdinand Marcos Jr. ang 17th President of the Philippines. Anak siya ng dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. at ni Imelda Romualdez. Sinasabi ng mga Romualdez na nagmula ang kanilang angkan kay Pei Ling Ho. Siya ay isang Chinese trader na nagdesisyong mamalagi sa Pilipinas noong panahon ng galleon trade noon pang 1700s. Noong panahon ng Espanyol, binautismuhan ng mga ninuno nating Pilipino at binigyan sila ng mga Spanish na pangalan. Ganon din ang nangyari kay Pei Ling Ho. Siya ay nag-convert sa Kristyanismo upang mapakasalan ng isang mestizang nagngangalang Justa de los Angeles. Pagkatapos nito ay Luis Romualdez na ang kanyang naging bagong pangalan. Matutunton sa Pandacan, Manila ang origin ng mga Romualdez. Matapos manahin ni Justa ang bahay ng kanyang pamangkin sa Pandacan, dito na namalagi ang mga Romualdez. Sila ay kilalang mga trader at may-ari ng mga sakahan ng sakate, isang uri ng damo na ginagawang pagkain ng mga kabayo. Noong panahong iyon, mga karuahe ang pangunahing uri ng transportasyon, kaya naman ang negosyo nilang sakate ay naging matagumpay. Dito na nagsimula ang political history ng pamilyang Romualdez. Dalawa sa mga anak ni Luis Romualdez ang naging gobernadorsilyo ng San Felipe Neri na ngayon ay Mandaluyong. Fast forward to today, nasa ikalimang henerasyon na ng political families ang mga Romualdez. Kung kayo ay nabitin sa history ng pamilyang Romualdez, huwag kayong mag-alala dahil meron kaming buong video tungkol sa kanila. Kung hitik sa political experience ang maternal side ng Pangulong Bongbong Marcos, ganun din naman ang father side nila. Pero bago yan, kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng video, make sure that you subscribe. Marami pa kaming nakahandang makabuluhang kwento para sa inyo. At kung meron kayong business na gusto nyong i-feature namin sa aming channel, just send us a message sa aming social media channels na makikita nyo sa description box sa baba. Say hi to our family of 59,000 subscribers and thousands of daily viewers. Wait namin ang message nyo. Ang pinakamalayong ninunong Marcos na na-trace ng mga genealogist ay si Don Gregorio Marcos. Ipinanganak siya noong March 11, 1793 sa Batac, Ilocos Norte. Ayon sa kaniyang baptismal record, hindi kilala ang mga magulang ni Don Gregorio Marcos. Ang asawa ni Gregorio ay isa ring Marcos, si Doña Maria na anak ni Agapito Marcos at Narcisa Marcos. Ayon sa naipasang kwento sa pamilyang Marcos, si Don Gregorio ay nagtatrabaho bilang assistant to the judge sa Lawag noong kalagitnaan ng 1800s. Nagbunga ng tatlo ang pag-iibigan ni na Don Gregorio at Doña Maria, sina Damaso, Timoteo at Cristina. Noong 1849, naglabas ng isang decree ang Governor General na si Narciso Claveria na bigyan ng apelyido ang lahat ng mga Indio at mga Mestizo Chinese. Kahit na opisyal naman ang apelyidong Marcos, itinalaga ng pamilya ni Don Gregorio ang pangalang Tabuebue bilang kanilang formal na apelyido. Kaya naman ang mga anak niyang sina Damaso, Timoteo at Cristina ay dinala ang pangalang Tabuebue Marcos. Ang panganay na si Damaso ay nagsilbi bilang isang cabeza de barangay na pangasawa niya si Doña Leona Galimba. Sa di malamang dahilan, binaliktad naman ng pamilyang Damaso ang kanilang dinadalang apelyido at sila ay kinilala bilang mga Marcos Tabuebue. Ang panganay na anak ni Damaso Marcos Tabuebue na si Crispina ay napangasawa ni Don Hilario Valdez. Ang pag-iibigang ito ay nagbunga ng isang dilag, si Angela Valdez, na ikinasal naman kay Narciso Ramos. Pagkalaon,
noon, si Angela ay magsisilang ng isang batang lalaki na kanyang papangalan ng Fidel Ramos. Oo, ang dating Pangulong Fidel V. Ramos ay makikita sa Marcos family tree. Samantala, balikan natin ang kapatid ni Crispina na si Don Fabian Marcos. Nagtatrabaho siya bilang isang guro sa Ilocos Sur at nagsilbi rin siya bilang gobernadorsilyo noong panahon ng Espanyol at Justice of the Peace ng Batak Ilocos Norte pagkatapos ng Philippine Revolution. Napangasawa ni Don Fabian si Doña Crescencia Rubio. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng limang supling na sina Jose Leandro, Maria del Pilar, Mariano, Pio at Anastasio. Noong panahon ng Amerikano, bumalik sa apelidong Marcos ang pamilya ni Don Fabian at tuluyang tinanggal ang pangalang Tabuebue. Ang isang anak ni Don Fabian na si Mariano Marcos ay nagsilbi bilang miyembro ng House of Representatives para sa 2nd District ng Ilocos Norte mula 1925 to 1931. Napangasawa niya si Josefa Edralin at ang kanilang mga anak ay sina Ferdinand, Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Si Ferdinand Marcos ay ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Pinakasalan niya si Imelda Romualdez noong 1954 sa San Miguel Pro Cathedral sa Maynila. Ang kanilang mga anak ay sina Imelda Josefa, kilala bilang Amy, si Ferdinand Jr. at si Maria Irene Celestina. Ang kanilang ikaapat na anak na si Amy Marcos ay adopted child ng pamilya. Ang urban legend noon, anak daw sa pagkadalaga ng panganay na si Amy ang batang Amy at inampon na lang ng mag-asawang Marcos para maiwasan ang kontrobersya. Pero iginiit ng pamilya na wala itong katotohanan. Sabi ni Imelda, anak si Amy ng kanyang pamangkin at mula bata pa lang ito ay sila na ang tumayong magulang. Bago tayo pumunta sa pamilya ng kasalukuyang presidente, tingnan muna natin ang buhay ni Ferdinand Marcos Sr. ayon sa mga official public records at historians. Bata pa lang ay kinakitaan na ng angking talino at husay ang batang Ferdinand. Ayon sa mga biography ng dating Pangulo, malaki ang naging impluensya sa kanya na magandang educational background ng kanyang mga magulang. Mahilig din siyang magbasa at magaling sa talumpati kahit sa murang edad. Ayon sa librong The Young Marcos ni Victor Nituda, 4 na taon pa lang si Ferdinand nang madiskubre ng ina na kaya na nitong magbasa. Noon ay sumusulat ng letter si Josefa para kay Mariano. Tinanong ng batang Ferdinand kung ano raw ang sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama. Ayun pala, nababasa ng batang Ferdinand ang pangalan ni Mariano sa heading ng letter kaya napatanong ito. Hindi lang sa eskwela magaling si Ferdinand, siya rin ay mahilig sa sports at madalas kasama ang batang kapatid na si Pacifico sa kanilang hilig na pistol shooting. Kinailangan magpalipat-lipat ng pamilyang Marcos dahil sa political career ng amang si Mariano. Nagsimulang mag-aral ng grade school si Ferdinand sa Sarat Central School pero lumipat sa Shamrock Elementary School nung maging politiko sa lawag ang kaniyang ama. Sa Ermita Elementary School na tapos ni Ferdinand ang kanyang elementarya nang lumipat sila sa Maynila. Nagtapos si Ferdinand ng high school sa University of the Philippines. Dito rin siya graduate bilang cum laude sa kursong abogasya. Nung 18 years old si Ferdinand, sangkot siya sa isang kasong maituturing na isang turning point sa kaniyang buhay. Nung 1935, hinatulan ng korte na guilty si Ferdinand Marcos sa pagpatay sa political rival ng kaniyang ama na si Julio Nalundasan. Natalo ni Julio Nalundasan si Mariano Marcos sa pwesto tong district representative. Para mag-celebrate, nagsagawa ng victory parade ang kampo ni Nalundasan na umikot sa mga bayan sa Ilocos. Kaya lamang, ayon sa official accounts, ang isa sa mga sasakyang ginamit sa parade ay nagmistulang karo, sakayang isang kabaong na may pangalang Marcos na nakapinta sa labas nito. Malaking insulto sa pagkatalo ng amang Marcos. 4 days later, namatay sa tama ng isang sniper si Julio Nalundasan sa loob ng kaniyang bahay sa Batac. Sa isinagawang imbestigasyon, itinuturong ang mga suspect ay sina Mariano Marcos, kapatid niyang si Pio Marcos, anak na si Ferdinand Marcos at brother-in-law na si Quirino Lizardo. Malakas ang ebidensya ng involvement ni Ferdinand sa pagpatay kay Julio Nalundasan. Ang baril na ginamit sa pagpatay kay Nalundasan ay na-trace na pag-aari ng nooy captain ng UP Rifle Team na si Teodoro Calao Jr. Sa lahat ng akusado, tanging si Ferdinand lang ang may access sa armory ng UP ROTC kung saan nakatabi ang rifle. Dahil dito, diniklarang guilty si Ferdinand Marcos tulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa loob ng kulungan, ipinagpatuloy ni Ferdinand ang kanyang pag-aaral para sa darating na bar exam. Kahit na ganito ang kanyang sitwasyon, Ferdinand Marcos aced the bar exam. Maraming mga kumakalat na claim na si Marcos daw ang may pinakamataas na score sa history ng bar exam. Pero hindi ito totoo. Noong 1939 bar exam, si Marcos ang top-notcher ng batch nila with a score of 92.53%. Pero ang may pinakamataas na bar exam score sa Philippine history ay si retired
Retired Justice Florence Regalado noong 1954 with a score of 96.7%. Umapila si Ferdinand na depensahan ang kanyang sarili bilang top-notcher ng recently concluded na bar exam noon. Inabangan ng publiko ang kasong ito. Kaya niya kayang ipanalo at depensahan ang kanyang sarili? Nakuha ni Ferdinand ang simpatsa ni Jose P. Laurel. Noon ay Associate Justice pa lamang. Naghain ang panawagan si Laurel sa Supreme Court na i-acquit si Ferdinand Marcos sa kanyang murder case. Gaya ni Marcos, nagkaroon naman ng charge na homicide si Laurel nung siya ay bata pa at napawalang sala. Maraming nagsasabi na baka nakita raw ni Jose Laurel ang kanyang sarili kay Ferdinand at ang masasayang na potential kung makukulong ito. Umayon kay Laurel ang desisyon ng Supreme Court at pinalaya si Ferdinand Marcos. Sa kabila ng involvement niya sa pagpatay kay Nalundasan, naging matagumpay ang career ni Ferdinand bilang abogado. Noong 1949, tumakbo siya at nanalo bilang district representative at nag-serve ng tatlong termino hanggang 1959. Noong 1959, nanalo siya bilang senador at na-appoint naman bilang Senate Minority Leader noong 1960. Bago siya tumakbo sa pagka-presidente, naging Senate President din si Marcos. Isa sa mga naging claim to fame o ticket to presidency ni Ferdinand ay ang pagiging war hero. Matapos ang paglaganap ng World War II, nag-enlist si Ferdinand Marcos sa Army at naabot ang ranggong major sa ilalim ng United States Army Forces in the Philippines, North Luzon. Marami sa mga biography ni Marcos ang nagsasabi na malaki ang ginampanan niyang papel sa pagdepensa sa bataan bilang leader ng guerrilla group na Ang Maharlika. Ang claim ni Ferdinand Marcos, siya ang most decorated war hero of the Philippines at nakatanggap siya ng Silver Star, Order of the Purple Heart at Distinguished Service Cross na mismong si General Douglas MacArthur daw ang nagpin sa kanya. Ang lahat ng achievements na ito ay nilahad sa isang pelikulang may title na Iginuhit ng Tadhana na inilabas bago ang presidential election noong 1965. Totoo na lumaban bilang sundalo si Ferdinand Marcos noong panahon ng World War II. Kaya lang, walang mga dokumento na nagpapatunay sa mga nakakamanghang achievement na kiniklaim ng dating Pangulo. Sina Nick Joaquin at Sergio Osmeña Jr. ay kasama sa mga kritikong unang pumuna na walang mga ebidensyang makakasuporta sa mga award na sinasabing natanggap ni Ferdinand. Ayon sa pag-aaral ng National Historical Commission of the Philippines sa mga wartime documents sa Bataan, walang nabanggit na kahit alin sa achievements na tinutukoy ng dating presidente. Hindi rin nag-e-exist ang guerrilla group na Ang Maharlika. Nang hanapin ang mga dokumentong magpapatunay sa mga award na ito, sabi ni Marcos ay natupok daw ang lahat ng ito sa isang sunog. Samantala, sa official correspondence record sa US Army, walang ni isang achievement ang nabanggit at hindi rin kinikilala ng US government ang existence ng Ang Maharlika Group dahil inconsistent daw ang mga claim at detalyeng kaugnay nito. Ayon din kay Marcos, na-promote siya sa ranggong Lieutenant Colonel pero sa official US records, hanggang Major lang ang ranggong naabot niya sa Army. Nanalo si Ferdinand Marcos laban kay Diosdado Macapagal at nanumpa bilang presidente ng Pilipinas noong December 30, 1965. Ano kaya mga notable event na nangyari sa unang termino ni dating Pangulong Marcos? Bago natin i-discuss yan, pwede nyo rin i-check ang bago naming channel na hitik ng mga astig na videos tungkol sa mga famous personalities, businesses at politics. Ito ay bagong handog namin sa inyo para sama-sama pa tayong matuto at ma-inspire. Check out the Universalist channel, guys! See you there! Isa sa mga notable move na ginawa ni Marcos bilang presidente ay ang pagpapaigting ng kapangyarihang militar. He was his own defense secretary, kaya naman may direkta siyang ugnayan at kontrol sa ating militar. Isa pa sa mga naging matunog na galaw ng Marcos government ay ang pagpapagawa ng maraming construction project. Ang gamit na pondo rito ay malalaking utang galing sa ibang bansa dahil hindi ito kayang pondohan ng tax revenue na nakokolekta ng gobyerno. Tinatayang 70% ang itinaas ng infrastructure spending ng gobyerno nang simula ng mga proyekto. Ito. Ilan dito ay ang Cultural Center of the Philippines, Philippine International Convention Center, Heart Center, Lung Center, San Juanico Bridge, National Kidney Transplant Institute at marami pang iba. Maraming nagsasabi na tama lang na nagpagawa ng mga proyektong ito dahil bansa naman na nakikinabang. Kaya lang, lumobo ang utang natin. Bago maupo sa pagka-presidente si Marcos, wala pang 1 bilyong dolyar ang utang ng bansa. Nang patalsikin siya noong 1986, nasa $28 billion ang utang natin. Ayon sa kalkulasyon, 2025 pa matatapos bayaran ng mga Pilipinong taxpayer ang pagkakautang. Ang 1935 Constitution pa ang umiiral nung tumakbo sa pangalawang term niya si Marcos bilang presidente. Sabi sa Constitution, 2 beses lamang pwedeng manilbihan bilang presidente ang isang Pilipino. Muli siyang nanalo.
Sabi ng mga eksperto, epekto ito ng napakaraming proyekto ng gobyernong Marcos sa kanyang unang term. Sa unang taon ng kanyang second term, naramdaman na ng Pilipinas ang hirap sa pagbabayad ng lumobong utang. Dahil dito, lumapit ang Pangulong Marcos sa International Monetary Fund o IMF para ma-restructure ang loan. Ibig sabihin, babayaran ng IMF ang utang ng Pilipinas sa ibang mga bansa at sa IMF na magbabayad ang Pilipinas. Ang kondisyon ng IMF ay kailangang mag-devaluate ng piso. Ang naging resulta nito ay ang pagbaba ng piso. Bumaba ang buying power ng ating pera at nagmahal ang mga bilihin. Nagkaroon ng social unrest dahil dito at marami ang nagprotesta dahil sa economic condition ng bansa. Sa bisa ng Proclamation 1081 ng September 21, 1972, idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nasa ilalim ng martial law ang bansa. Isinara ang lahat ng media establishment at inaresto ang mga leader ng mga grupong tutol sa pamumuno ni Marcos. Ikinulong ang lahat ng may pagtutol sa gobyerno mula sa mga regular na Pilipino, journalists, estudyante at marami pang iba. Pinaigting din ang kapangyarihan ng mga militar. Tinatayang nasa 8,000 tao ang inaresto ng walang due process sa ilalim ng martial law. Ayon ito sa Official Gazette ng Pilipinas. Dahil dito, dumami ang sumapi sa mga kilusang grupo upang labanan ng diktadorya ng Marcos. Wala ring Legislative Assembly simula 1972. Nakapadlak ang Kongreso at tanging si Pangulong Marcos at ang kanyang militar ang may kapangyarihan. Ipinagkaloob din ng maraming mga government position at business sa mga kaibigan ni Marcos. Taong 1973, patapos na ang second term ni Pangulong Marcos at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit dahil sa bisa ng two-term limit sa ilalim ng 1935 Constitution. Ang solusyon, pinalitan ang 1935 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention. 1971 pa lang, isang taon bago ang deklarasyon ng martial law, nagsimula na ang Constitutional Convention. Pero muling nag-draft ng bagong Constitution noong 1972. Ayon sa Official Gazette of the Philippines, inintimidate ni Pangulong Marcos ang Supreme Court para aprobahan ang bagong konstitusyon. January 1973, nang opisyal na idiniklara ni Pangulong Marcos na ratified na ang 1973 Constitution. Sa ilalim ng bisa ng bagong konstitusyon, magkakaroon ng President at Prime Minister ang Pilipinas. Ang Prime Minister ay mananatili sa pwesto hanggat di siya pinapalitan ng National Assembly o hanggat walang itinakda ang Presidente na kapalit. Si Marcos ang parehong Presidente at Prime Minister from 1973 to 1981. Ang impormasyon tungkol sa diktadoryang Marcos, pati na ang pagbagsak nito, ay makikita sa mismong Official Gazette, ang official na newspaper o dyaryo ng Republika ng Pilipinas. Gaya ng lahat ng bagay, may katapusan rin ang martial law at maraming factor ang itinuturong dahilan ng tuluyang pagpapatalsik sa mga Marcos. Ayon sa mga iskolar, tatlong uri ng grupo ang tumaliwas sa martial law at naging sanhi ng tuluyang pagbagsak nito. Nandiyan ang mga reformist, mga oposisyon na idinaan sa legal na paraan ng pagtaliwas kay Marcos. Nandiyan din ang revolutionary opposition o mga armadong grupo. At ikatlo, ang religious groups. Isa rin sa mga dahilan ng pagbagsak ng gobyernong Marcos ay ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Na-diagnose siya with systemic lupus erythematosus na pinalala pa ng kanyang diabetes. Ikatlong dahilan ng pagtatapos ng Marcos government ay ang palala ng palalang kondisyon ng ekonomiya. Ang assassination din sa nooy opposition leader Benigno Aquino Jr. ay isa sa mga naging mitsa ng tuluyang pagtalikod ng mga tao sa Marcos government. Halos 7 milyong Pilipino ang nakisama sa funeral procession ng senador. At higit sa lahat, ang failure ng 1986 snap elections ang naging huling alas ng oposisyon sa gobyernong Marcos. Nagpatawag ng snap election ang dating pangulo para patunayan na nasa kanya pa rin ang suporta ng Pilipino. Ang kalaban niya sa pagkapresidente ay si Corazon Aquino, biyuda ni Senador Aquino. Inulan ng maraming dayaan ang eleksyon. Nawawala ang pangalan ng libo-libong mga botante sa listahan. At noong araw ng bilangan, nag-walk out ang mga employee at computer operator ng COMELEC dahil sa malaking pagkakaiba ng bilang ng boto sa computer tabulation at sa tally board. Sa mga probinsya naman, maraming insidente ng pananakot ng mga militar sa mga voting precinct. By February 15, 1986, itinalaga ng batas ang pambansa na nanalo sa botohan si Pangulong Marcos. Maraming mga mambabatas na nag-walk out din after ng anunsyo. Finally, the 4-day People Power Revolution. Nagsimula ito sa announcement ni Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos na tumitiwalag na sila sa kampo ni Marcos. Nanawagan naman si Jaime Cardinal Sin sa mga Pilipino sa pamamagitan ng Radio Veritas na suportahan ng mga tao si Enrile at Ramos sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sa parehong araw, nanawagan si Cory Aquino na suportahan ang protesta laban sa mga Marcos. Libo-libong tao ang dumagsa sa EDSA, gumawa ng barikada, lumuhod at nanalangin sa harap ng mga tangke ng militar para sa mapayapang pagtatapos ng diktadoryang Marcos. Unti-unting bumaliktad
kalidad ng mga militar laban kay Marcos. Tuluyang natapos ang 21 taon ng gobyerno ng Marcos family. Fast forward to 2024, ang uniko iho ni Ferdinand Marcos na si Bongbong ang kasalukuyang pangulo. Siya ay pinanganak noong September 13, 1957 at ikinasal kay Maria Luis Araneta noong taong 1993. Anak nila sina Ferdinand Alexander, William Vincent at Joseph Simon. Mahaba at masalimuot ang history ng pamilyang Marcos. Marami ang hindi mapigilang ikumpara si Pangulong Bongbong sa kanyang ama. Ano sa tingin ninyo? Welcome ang inyong mga sagot sa aming comment section. At kung meron pa kayong mga topic, famous personality at mga pamilya na nais marinig ang kwento, ipaalam nyo lang sa amin. I-message nyo kami sa aming mga social media channel. And if you're not a member yet of our competitive family, did you know that for only 79 pesos, you can interact with other competitive fam members, get shoutouts in our videos, and have a loyalty badge? If you want to be among the first to see our new videos, you can upgrade for only 99 pesos. What are you waiting for? Join us in our growing competitive fam and let's be inspired and learn together.